Para Sir Grico, no, gusto kong maliwanagan po ang lahat, no, about discipleship, kasi maganda eh, wala po tayong iba-ibang description ng discipleship. Maganda na ngayong gabi lapagan po natin sila, ano nga ba talaga ang discipleship, para nang sa gayon iisa lang tayo ng page, wala tayong ibang mga interpretation when it comes to discipleship. Sige nga, Pastor Grico. Thank you for a wonderful question, Pastor Tom. Yes. Ganda. So, siyempre sa Reverb God, every Sunday, pagka lahat po ng mga naka-attend ng Reverb God, every Sunday, during our announcement, tinatanong lagi ng MC yung what is discipleship. So, based on our culture, ang sinasagot po natin ay evangelism, follow-up, teaching, and building relationship. So yung apat po na yan na description or words para mabuo yung this word na discipleship ay essential or very important factor para magawa natin ang discipleship. Pero coming from the scripture, pag tinignan natin dito sa scripture, the definitions of discipleship, maganda kasi dapat sa pastor, we don't invent kung ano-ano yung mga meaning. Hindi natin inapon AI, ChatGPT, or Google. That's right. Google teacher. Kung titingnan natin kung ano yung definitions ni Jesus when it comes to discipleship. Siyempre, di mo awala dyan yung Matthew 4:19. Sabi ni Jesus, "Come follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." Out of that verse, we can come up into three definitions of discipleship. Three words ang lalabas dyan. First of all, discipleship is a call to follow Jesus. Kasi sabi ni Jesus, come follow me. So, pag sinabing discipleship is a call to follow Jesus, it's an invitation for us to build relationship with God. Doon pa lang, makikita mo that discipleship is not a program, it's not an activity, it's not a rituals na itong ginagawa natin o activity ng church. Discipleship is first and foremost relationship. It's a relationship, it's a call to build the relationship with God. So pag tayo disciple at tayo nagdi-disciple, ang goal natin is ma-establish unang-una ang kanilang relationship with the Lord. That's Amen. Number one. Number two, sinabi ni Jesus, "Come follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." So si Jesus, expect niya tayo lahat ng mga sumusunod sa kanya at may relationship sa kanya to reach out the lost. To fish for men means to bring souls for the kingdom of God. Magdadala tayo ng kaluluwa. Hindi, okay? Pangatlo, pag tinignan mo sa New King James Version, yung Matthew 4:19, he said to them. It means Jesus is talking to a group of his disciples. Na sinasabi niya na discipleship is a call to fellowship with other believers. So, three words na makikita mo dyan. It's a call to follow Jesus, that is building relationship with God. Number two, it's a call to fish for men, that is building relationship with the unbelievers, para ma-reach out natin sila. And number three, discipleship is a call to fellowship with other believers. Because none of the original disciples attempted to follow Jesus alone. Kaya nga po, ito po ay invitation for you and I to be connected sa spiritual family. So in summary, discipleship is a relationship in three levels. With God, with lost people, and God's people. Ayun yung definition ng discipleship.